Okay, so yung first na gagawin natin is i-restore natin lahat ng fairings niya. Ayan. So ito, nag-skip na tayo sa sanding, no? Ayan, in-skip na natin yun. Ni-restore natin yung mga kabitan ng tornilyo. Ayan. Okay, so ito, yan. Yung mga ni-restore natin, papakita ko na lang. E, bali ito yung sa XRM, yung sa likod. Yung mahabang part. Ayan. Nga pala, yung model ng XRM natin is XRM 2007. Yan, carb type. 125 na. So, ito yung ni-restore natin. Ito yung kabitan niya ng tornilyo. Basag ito. So, ginamitan din natin na yan ng M-seal para ma-restore. Ito rin yung sa ilalim niya, sa may tapalodo. Then, ito. Ayan, nilagyan din natin yan ng M-seal. Then, ito. Yung pinakamahirap to i-restore. Yung mga parang hook. Yan, no? Yung hook niya. Tsaka, ayan. Ni-restore natin din gamit yung M-seal. Then, ito yung... Ito, balibasag to. Ganyan niya. Then, ito rin, wala din yan dati. So, ginamitan natin siya ng M-seal. Tsaka ito, basag din yan. Yan. M-seal din yan. Tsaka ito rin. Yan. Ito, yung sa likod, sa may taillight, yung takip niya. Yan. So, ito, basag to. Yung pinagkakabitan niya. Yan. Basag dalawa. So, ni-restore din natin yan using yung M-seal. Ayan. Ready for repaint na to, mga paps. Bali, in-skip ko na dun sa part ng pagsasanding kasi medyo matagal yon. Tuturo ko na lang sa inyo yung procedure. So, ginawa ko dyan. Tinanggal ko muna yung sticker nyan. So, pangalawa, ginawa natin. Pilihan natin siya ng 120. And then, sinundan natin ng 320. Then, 600. Ayan. So, ito na yon. Magkamaganda pa yung paint. Kunwari, yan, may mga black part pa yan. So, kahit di nyo nakakailangan sagarin. So, ito yung first time na gagawin ko na mag-DIY tayo ng paint. Ayan. Bumili na tayo ng mga primer. Gamit natin yung primer is Gilder. Yan, epoxy primer gray. Yan, may kasama ng catalyst yan. Gagamit din tayo ng thinner. Yan, urethane thinner gamit natin. May naka-ready na ako dito na jet black. Ito yung ipipintura natin na base coat. Primer muna. So, ang mixture nito mga paps, mali yung ating mixing ratio. Itatama lang natin, no? So, ang mixing ratio niya ng primer is 3-1-1. Okay, pag sinabi mo 3-1-1, 3 parts ng primer, epoxy primer, then 1 part ng catalyst, and then 1 part ng urethane. Okay, so ang nagawa ko kasi dito is 3-1-4, no? So mali yun. Kaya ang nangyari dun sa primer ko, nagkaroon siya ng mga kulubot. Yan, yan yung iniiwasan natin. Okay, itatama ko lang siya para meron kayong guide kapag nag-try kayo mag-mix. Is tama yung maibibigay ko sa inyong impormasyon. Yeah. I-mix nyo lang maigi yung epoxy. And then, sundan nyo na ng catalyst. Ayan. 3 parts ng primer epoxy. And then, 1 part ng catalyst hardener. Ayan. Tapos, 1 part ng urethane thinner. Ayan. Okay, kung gano'ng karami yung catalyst, ganun din karami yung thinner nyo. Okay, ito muna yung try testing natin. Ayan. 30 PSI. So, mist coat muna yung gagawin natin, ah. Thank you.
Ayan, di ba mga kapaps, kung mapapansin nyo, manipis yung coating kasi nga naparami yung urethane thinner natin. Bali, ipapass forward na natin mga paps para mabilis yung ating video. Ayan, para hindi siya masyado mahaba. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cat. Second coating na to. Yan, second coat. So medyo manipis lang yan. Yung third coat natin, kakapala natin. Ayan. Okay, meron tayong mga paps na tinatawag na interval or yung flash off. So, sa next layer natin, kailangan maghintay tayo ng 15 minutes bago tayo mag second coat. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Okay, after nothing ma primer, second, third coat. So, pagka meron kayo nakikitang mga imperfection, like ito, yung kulubot. Ito. Yan, gagawin natin, lilihahin natin siya ng 400 grit. Yan, bago natin siya i-base coat. Yan. Okay mga paps, bali dito magmimix na tayo ng base coat natin. Yung base color natin is jet black. Okay. So sa ansal, ang mixing ratio niyan is 3-1-4. Okay, pag sinabi mo 3-1-4, 3 parts ng base coat tapos 1 part ng catalyst, imimix niya siya. And then thinner is 4 parts. So magiging 1:1 'yon kasi yung 3 parts tsaka 1 part ng catalyst tsaka base coat pag sasamahin niyo, then magiging 1:1 na yung thinner natin. Thank you.
ng 15 minutes na flash off para dun sa magiging next coat natin. Same din to dun sa primer tsaka sa magiging top coat natin. Kailangan tayo maghintay ng 15 minutes bago tayo mag layer ng isa pang coat. Bali dito, mas kakapalan natin yung coat natin. Okay, dito mga paps, magmi-mix na tayo ng clear coat. Ayan, ang mixture natin is 4:1. Okay, no thinner na yan. So, iba-ibang klase ng clear coat. Merong clear coat na merong thinner hinahaluan. Eh, yung nabili natin is wala nang hinahaluan. Kaya iba-iba yung mga thinner. Ha. Sundan nyo lang kung ano yung nakalagay din sa instruction ng nabili nyong thinner. Okay, magmi-mix na tayo ng pang top coat natin. So ito yung clear coat. Ayun, simulan natin. Ko na siya may ipapakita kasi hapon na eh. Bukas na lang ulit. Papakita ko sa inyo. Medyo wala na kasing liwanag. So, tapos ko na siyang ma-pull coat. 3 coats ang ginawa ko sa kanya. Yan, sobrang kintab. Sobrang kintab na ng 3 coats. Yan, tignan natin dito sa liwanag. Kung kita. Yan o. Yan, tapos na tayo. Papatayin na lang natin to. Bali yan na finish coat, top coat na natin. So, hindi ko na napakita kasi nalobot yung ating camera. Ayan, tsaka gabi na rin yun kaya hindi ko na ipakita na. So, ito na yung day 2 ng day 2 na to, yung top coat natin. So, dalawang araw ko siyang pinatuyo. Ayan. So, tignan natin yung resulta ng ginawa natin. Dito tayo sa reflection sa araw. Ayan. Ganda. Ayan, di ba? Ang ganda ng result. Ayan. So, gamit natin dyan yung heat pick na top coat. Ayan.
Okay? So, mixing ratio niya is 4 parts na clear coat tsaka 1 part ng catalyst. Okay, sa final result, ayan, nakikita naman natin na okay naman yung pagpipinish natin ng clear coat. No? Hindi nga lang siya ganun ka-perfect, hindi siya ganun ka-mirror finish, meron pa rin siyang mga orange peel akong nakikita. So, siguro gagawa na lang natin yan ng isang video, separate video, o kung paano tanggalin yung orange peel, kung paano i-buff. Ayan. So, meron tayong gagawing separate video dyan. So, ngayon, as a first time na mag-paint, ayan, so, happy naman ako dun sa naging result niya. So, hindi siya perfect, pero okay naman siya, goods naman siya. So, ayun lang mga pop. So, next episode natin is i-restore pa natin yung ibang parts ng XRM. So, abangan nyo lang yun. Okay? So, kita tayo sa next episode.